Sama kapatid, patuloy po ang salita ng Diyos ay dapat may hayag para malaman natin ang buhay natin dito sa mundong ito ay hindi lang to pangkaraniwan, kundi binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo ay makakilala. Bakit tayo ay bakit pinahayag, pinapayagan ng Diyos ang pagsubok sa bawat sa atin para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at matuto tayo lumapit, magtiwala sa ating Panginoong Jesu Kristo. Alam niyo mga kapatid, may plano ang Diyos sa bawat sa atin. 24/7 na tinitingnan niya yung kalagayan natin. Bakit? Bakit parang feeling mo malayo ang Diyos? Bakit parang feeling natin na hindi totoo ang Diyos? Sinasabi ng iba hindi totoo dahil ang iniisip ng iba ay bakit ganun? Bakit kailangan magtrabaho? Trabaho ng trabaho maghapon. Halos ang katawan ay pagod na. Pero ang pagpapala na iniisip ay wala. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Wala kasi tayo relasyon sa ating Panginoon. Lahat tayo ay busy sa trabaho. Pag-uwi natin, hindi man lang magpasalamat sa Panginoon, ibinalik yung kalakasan natin. Pagising mo, alam niyo kapatid, maraming tao pagising ay hindi makalakad. Maraming tao pagising hindi makakita. Pero tayo mga kapatid, pagising mo malakas ka. Pagising mo nakapagtrabaho ka. Ibig sabihin, dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat patuloy tayong pinagpapala, patuloy niya ipinabalik yung kalakasan sa buhay natin. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi tumitigil sa bawat sa atin, kaya niya pinayagan na maghirap tayo para maalala natin na meron Diyos, na meron Kristo na namatay, meron napako sa krus dahil sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng access dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon. Amen. May nakikinig ba? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Ito ay libre. Hindi po ako naniningil katulad ng iba na naninibigay na sobre. Ito po ay libreng salita ng Diyos na binigay sa atin. Kaya dapat marinig natin kung ano yung mensahe ng Panginoon sa bawat sa buhay natin. Alam niyo nga ba din, namatay ang Panginoon Jesu Kristo para tayo ay magkaroon ng access sa Ama at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life." Alam niyo, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa bawat sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino ang sumampalataya, maniwala, ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, hindi simple, hindi dugong mumurahin ang binayad ng Diyos sa bawat buhay natin. Namatay siya, dugo niya ang tumanak sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas, para mawala ang kasalanan na minala natin sa mga ninuno. Amen. Amen. Mabuti ang Panginoon. Alam niyo, lahat tayo makasalanan. Sabi ng Romans 3:23, lahat tayo'y nagkasala, wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo, kasalanan, ang kabayaran nito ay ano? Kamatayan. Kamatayan doon sa impyerno, doon sa kamatayang walang hanggan na maghihirap tayo doon sa lugar na walang kasiyahan, puro kalungkutan. Susunugin po tayo doon sa impyerno. Kaya ang Panginoon, ibinigay niya, inala niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Alam niyo, merong regalo na binigay ang Ama, ang ating Panginoon Jesucristo, para po tayo ay maligtas doon sa kapahamakan. Ayon ng Diyos na tayo lahat ay magdusa, maghirap doon sa impyerno. Kaya nagbigay ang Diyos ng kanyang provision, ang kanyang anak. Walang ibang gagawin kundi tanggapin lang natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kung mararamdaman na ang Diyos ay kikilos na sa buhay mo,
sabihin mo, hindi totoo ang Diyos. Alam mo, meron Diyos kapatid na kumikilos. Alam mo, ang Diyos ay umiiral sa atin. Kapag ikaw ay nakakalakad, ibig sabihin meron Diyos. Kapag ikaw ay nakakapagtrabaho, ibig sabihin meron Diyos na umiiral. Kapag meron kang problema na nalulutak, ibig sabihin meron Diyos na umiiral sa buhay mo. Amen po? Amen. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi siya bulag, hindi siya bingi para hindi marinig ang iyong problema, ang iyong suliranin. Kaya sa oras na ito mga kapatid, inaanyaya ako kayo na panalangin kahit na ikaw ay nahihiya, kahit na ikaw ay ayaw mo malaman ang katabi mo na ikaw ay magdadasal. Pero kapatid, isang panalangin lang ito na dapat tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo na dapat maulawaan mo na ikaw ay kapag tinanggap mo isang panalangin, isusulat ng Panginoon ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Amen. Sige po, nahihiya ko yung manalangin. Kahit na nahihiya ka, sabayan mo na yung panalangin ko. Huwag mo lang pahalata kahit sa isip mo lang kapatid. Alam ng Diyos na ikaw ay nanalangin. Ang Diyos ay namatay 2,000 years ago para sa buhay natin. Sige po, manalangin tayo. Sabayan nyo na ako. Sabihin natin, Panginoon. Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat sa pagkamatay mo sa krus. Salamat sa pagkamatay mo sa krus. Naging daan para sa aking kaligtasan. Naging daan para sa aking kaligtasan. Ano man yung nagawa ko kasalanan. Ano man ang nagawa ko kasalanan. Pagkakamali sa iyo, Panginoon. Pagkakamali sa iyo, Panginoon. Tubusin mo ang kasalanan ko. Tubusin mo ang kasalanan ko. At tinatanggap kita. At tinatanggap kita. Bilang aking Diyos. Bilang aking Diyos. At tagapagligtas. At tagapagligtas. Ng aking kaluluwa. Ng aking kaluluwa. Isulat mo po. Isulat mo po. Ang aking pangalan. Ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. At gawin mo kong isang tao. Gawin mo kong isang tao. Na namumuhay. Na namumuhay. Ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga sumabay sa panalangin. Alam nyo kapatid, hindi po pangkarniwan, hindi po simple yung ginawa natin, kundi meron Diyos na nanonood, nakita niya, narinig niya yung nasa isip mo. Alam niya yung dahin mo, alam niya hinahin mo, alam niya yung request mo, ang puso mo. Kaya kapatid, salamat sa Panginoon. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin, sigurado ngayon, nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Dahil totoong may Diyos, sabi niya sa Matthew 18:20, may dalawa o tatlo nagkakasama, nag-uusap sa kanyang pangalan, nasa kalagitnaan ng Panginoon. Ako naman po mananalangin sa inyo, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa buhay. Salamat sa pagkakataon. Salamat, Lord, sa binigay mong kalakasan sa amin. At patuloy na kami nagpapasalamat, lalo na sa mga tumanggap, sumabay sa panalangin. Dalangin ko, Lord, na seryohan mo sila, yakapin mo sila, alam mo yung problema, Panginoon. Ikaw, Lord, ang nakakaalam. At dalangin ko, Lord, na ibigay mo yung pagpapala, kalakasan sa kanilang buhay. Salamat po sa iyo pinagkakatiwala ka ng mga buhay. Ibinabalik ko, Lord, lahat po ng papuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, sabihin natin lahat, Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid. Salamat po.